guys, welcome back to my channel. So it's me, Becky Gallardo again. And for today's video, i-share ko po sa inyo ang experience ko sa immigration sa pag-alis ko papuntang Romania. Tips ko lang sa mga paalis. Sa gabi pa lang, check nyo na talaga yung mga requirements na kailangan. At better to be early kasi ang haba ng pila. You need more time sa immigration kasi ang tagal. So ako, naghantay ako ng almost 1 hour, maybe more, bago ako nakalabas sa immigration. Kasi ako, 5 hours before flight, andun na po ako. So, yung mga unang i-ready natin is yung passport, ang ating vaccination card, ang ating travel tax sa mga hindi pa nakabayad kasi minsan ang ticket natin ay included na yung travel tax doon. So, pag hindi, pagpasok nyo po lang is bayaran nyo na para hindi sayang yung pila nyo sa check-in. At yung binayaran ko pala sa travel tax is 1,620 pesos. And of course, i-ready din natin yung ating ticket and also insurance. Kasi minsan, sa check-in pa lang, hinahanap na po nila. Then, after check-in, nagdiretso na po ako sa immigration agad. Kasi kailangan more time talaga sa immigration kasi hindi po basta-basta at hindi ganun kabilis mag-antay sa immigration. And then, pagdating doon, kailangan mong pumila at kukunin nila yung passport at yung boarding passes nyo. Then, after some few questions, itatransfer nila kayo doon sa mga nag-i-interview doon sa immigration officers. And then, may ibibigay silang form to fill up. Easy lang naman siya kasi ilalagay mo lang naman doon is yung about sa travel mo. At personal information, of course. So, ang una nilang hahanapin sa'yo is yung passport mo, yung two-way ticket, at yung insurance. At yung additional documents na kinuha nila sa akin ay ang CFO, affidavit of support, at some proof of relationship. So, nag-print ako ng pictures namin. Kaya mag-ready na lang kayo ng mga pictures nyo. And also, kinuha niya yung some copies of remittances na galing sa fiancé ko. At sa mga questions, hindi naman siya mahirap actually. Dapat lang is maging confident kayo sa mga sagot nyo. Ang mga naunang tanong lang naman nila ay kung saan ako pupunta, kung ilang days ako mag-stay, at kung sino yung pupuntahan ko. Since sinabi ko na for visit ako doon sa fiancé ko, tinanong nila about sa relationship namin kung paano ko nga ba siya nakilala. And then, tinanong din nila kung gano'n nakatagal yung relasyon namin, kung nagsusuporta ba siya, and also about sa boyfriend nyo, about sa work. Mga konting details lang about sa fiancé nyo. And then, about sa work, kung nag-work ako, sinabi ko doon na hindi na ako nag-work. Kaya yun, sinabi ko na sinusuportahan lang ako ng aking fiancé. Kaya hinanapan nila ako ng proof. Buti na lang na-print ko yung mga remittances receipt. Kaya kung anong meron kayo, better i-ready nyo na lang siya. I-print nyo yung pictures nyo together. Kung hindi pa kayo nag-meet, better print nyo yung conversation, yung some of your conversation na magpapatunay na authentic yung relationship nyo. And then, after the interview, yun, pinayagan na ako, binalik na sa akin yung passport at aking boarding pass.
Tapos dumiretso na agad ako sa gate. Hinanap ko na yung gate ko. Kasi syempre, mas okay na nandun ka na sa gate. Kasi baka maiwan ka pa ng aeroplano. At sa mga paalis dyan, good luck na lang po at be confident lang kayo lagi. At sa pagdating naman dun sa immigration sa Romania, mabilis lang po siya. Kasi ang hinahanap lang nila is yung invitation po na nanggaling sa boyfriend nyo. And of course, yung passport nyo. So, good luck sa inyo guys! And sana makaalis din kayo tulad ko. Bye-bye! Thank you for watching! At sa mga bago pala dyan, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Bye-bye!